Doble trabaho ang magiging pasanin ng staff ng East Avenue Medical Center para sa posibleng buhos ng mga pasyente sa bagong taon. Dahil kasi sa pandemic, kailangan paghiwalayin ang mga naputukan mula sa mga posibleng may COVID. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Marlene, handa na ba sila dyan para sa New Year sa lubong? Yes, Paolo Mace, all set na nga ang mga nurse, doktor at iba pang staff ng East Avenue Medical Center sa mga posibleng pasyente pagsapit ng New Year sa lubong bukas. May prosesong dadaanan ang mga pasyenteng dadalhin dito sa East Avenue. Pagdating dito sa ospital, idediretso sa triage ang pasyente kung saan titingnan kung may sintomas siya ng COVID-19. Kung wala, dadalhin siya sa treatment area for firework-related injuries. Kung may sintomas naman, sa hiwalay na treatment area sila mamamalagi. Mas maliit naman ang treatment area para sa mga mapuputukan ngayong taon kumpara sa mga nagdaang New Year. May mga regular na pasyente na rin kasing namamalagi sa emergency room, kaya hindi maibigay ang buong lugar sa mga mapuputukan. Para naman maiwasan ang hawaan, hiwalay na ang emergency room ng mga may sintomas o positibo sa COVID-19 sa iba pang pasyente. Samantala, nakapagtala ng 25 fireworks-related injuries ang Department of Health as of December 29. Paolo, Mace, sa mga oras na ito, kung makita nyo nga, no, malinis pa yung kanilang bulletin o listahan ng mga naputukan dito. Wala pa kasi nga na isusugod na naputukan dito sa East Avenue Medical Center. Umaasa naman yung mga doktor na sana'y magtuloy-tuloy at umiwas sa puputok ang publiko. Balik sa inyo. Umaasa rin tayo, Marlene, na sana walang maputukan. Maraming salamat, Marlene Alcaide.